Welcome back to my channel, mga ka-sound. So, andito naman tayo sa aking panibagong video, mga ka-sound. Bali, setup ng pangbahay na pang-karaoke. So, nandito si integrated na amplifier and then si equalizer, DB Audio. Bali, mayroon siyang 15 graphics bawat channel. Channel A, tsaka channel B. And then, yung ating gagamitin na player. So ngayon guys, itong ating vlog ngayon is maganda to sa mga beginners, no? So kung mayroon kayong mga ganitong gadget, amplifier, equalizer, and then player. So kung ganito pa lang yung mga gadget natin is okay to sa ating mga viewers, lalo na sa ating mga beginners, no? So sa ating mga connection, mga ka-sound, kailangan natin ng dalawang pares na RCA yung dulo niya, and then yung dulo niya is PL na jack, dalawang pares. And then RCA to RCA, red and white. And then yung last natin, single na RCA, para naman to sa connection ng ating smart TV and then sa ating player. So, ayan lamang yung mga gagamitin natin na mga connection. So, balik tayo dito guys sa ating front ng ating mga equipment, no? So, unahin natin dito mga ka-sound sa ating integrated na amplifier. So, dito sa bass niya, sa middle and treble, lahat siya naka-gitna. So, dito sa ating bass, sa ating controller is plus 2 ako. And then dito sa ating middle is negative 2. Dito din sa ating treble is negative 2. So pagdating dito, mga kasawan, sa input selector, naka DVD or CD. And then dito sa isa, E plus B, kasi naka load yung channel E saka channel B doon sa ating likod. So parehas may load channel E saka channel B. So ayan yung mga setting natin dito sa ating integrated na amplifier. And then pagdating naman dito mga kasawan sa ating equalizer, so kung napapansin nyo yung mga band graphics nya is naka-wave na, no? So ipofocus ko lamang yung camera para makita nyo yung ginawa kong setting ko dyan. So andyan si low, mid, and high. So may tatlong graphics equation yan, ano guys. And then pagdating dito sa indicating lighting nya dito sa channel A saka sa channel B, so kailangan guys is naka-maintain sa zero yung palo ng ilaw niya, no? So pagka lumampas na ng plus 1, plus 2, and then dito sa pinakang top niya plus 15, is pangit na yung tunog ng ating sound, no? So magiging barag na yan. So importante to guys natin bantayan. Kasi lalo na pagka nagkakaraoke tayo, yung boses natin is wala na sa control, no? So, kailangan babantayan natin yung palo ng ating indicating light, no? So, pagdating dito guys, dito sa bypass niya, kung gusto nyong mairis tong setting natin dito sa kanyang mga graphics, ganun din dito sa isa, sa channel B, is i-English lang natin si bypass. Ganon din dito sa isa, sa channel B. So, pagka-engage natin itong bypass is lalabas yung normal na tunog niya, no? So, pwede na tayong mag-adjust dito sa ating amplifier kung may gusto tayong palabasin na panibagong sound. So, ganito yung ginawa ko ditong setting sa ating mga controller, sa ating integrated na amplifier, kasi naka setting na tayo dito sa ating equalizer, no? At pagdating dito sa kanyang balance is kailangan naka-center yung balance natin sa speaker natin, no? So kailangan naka-zero, naka-center siya guys. So dito naman tayo mga kasawan sa likod ng ating mga equipment. So unahin natin dito sa ating main speaker. So ganito mga kasawan yung tamang connection. Importante, loadan natin si channel E at saka si channel B. So kahit
alin dyan, mag left and right, saka right and left. So, okay lang yan mga ka-sound. Importante is parehas may load, no? So, ayan yung sa main speaker natin. So, sa unang connection natin mga ka-sound, dito muna tayo sa ating amplifier na integrated. So, dito tayo sa EQ ng ating amplifier. So, meron ditong in at saka out. So, dito tayo magkoconnect ng in saka out niya dito sa kanyang EQ. So, i-insert natin yung RCA para sa ating unang connection. So, sundin natin yung kulay, no? Red and then white dito sa EQ in niya. And then, yung dulo, ito yung PL na jack is dito sa ating equalizer dito sa audio output. Sa channel E, saka sa channel B. So, i-insert natin PL na jack yung gamit natin. Okay rin yung RCA na type dito. So, yan yung mga kasound, yung unang connection natin. Sa pangalawang connection naman natin is parehas lang yung gagamitin natin na connection, no? RCE, and then yung dulo niya is PL. So, pangalawang connection natin, mga ka-sound, dito ulit tayo sa kanyang EQ sa ating integrated na amplifier. Ito yung RCE. Dito natin ito i-connect sa kanyang out ng EQ. So, red and then white. So, natin i-connect yung dulo niya. Dito naman natin i-connect sa kanyang audio input dito sa ating equalizer. So, insert natin sa in-1 and then in-1 sa channel B. Pag sa in-2, in-2 din. So, dapat same yung sasalpakan natin guys na jack, no? So, i-connect natin yung isa, channel E, and then channel B, PL type. So, naka in-1, dito naman sa isa is in-1 din. So, ayan yung pangalawa nating connection. So, sa pangatlong connection naman natin, RCE, yung gagamitin natin na connection, RCE to RCE yung dulo niya. Parehas yung dulo niya, RCA to RCE. So, dito naman ulit tayo sa amplifier uli. Dito natin ito i-connect yung isa sa DVD. Red. And then white. And then yung dulo, mga ka-sound, dito sa ating player sa kanyang audio input. So, i-connect lang natin. So, ayan mga ka-sound, may connection na tayo sa amplifier going to equalizer and then dito sa ating player. And then mga ka-sound, last na connection natin, ito yung connection natin na gamitin, yellow to yellow na RCA para naman to sa ating player dito sa kanyang video. And then yung dulo naman para naman to sa ating gagamitin na smart TV. So, kung makikita nyo mga ka-sound, yung likod ng ating smart TV is yung video niya is kulay green, ano. So, yan yung mga TV ngayon, yung mga latest na TV, yung mga flat is kulay green na yung video niya. So, dito lang natin isasalpak yung RCA, yung galing sa player. Insert lang natin. Ayan, na-insert na yung ating RCE. So, ayan mga ka-sound, bali, na-connection natin yung mga connection natin sa ating mga equipment, no? So, bali, i-highlight ko lang yung mga connection natin dito sa likod ng ating mga equipment.
Bali, sa player tayo mag-coconnect ng ating microphone para maganda yung tunog ng ating microphone or yung pick up ng ating boses, no? So, advice ko sa inyo guys, kung gusto nyo ng quality boses sa ating microphone is sa player tayo mag-coconnect and then bawasan natin yung volume ng ating player. So, kung ang player nyo is may volume ng 1 to 15, yung volume ng player natin is ilagay lang natin sa mga 13 volume lang, no? Para maganda yung tunog ng ating sound system. So, ayan mga ka-sound, dito na lang tayo nagtatapos sa ating content ngayon. Sana may natutunan kayo ng kahit konti ngayong araw na to. So, next time ulit sa ating video na gagawin. See you again. Thank you ng marami.